malaking tulong yan. Dito kasi ni Casimero, mga idol, ang ating pambato, ang galing po talaga ito mag-adjust. No? Flexible, unpredictable ang kanyang mga movement, na kumbaga mga idol, adaptability. No? Na-adapt niya yung mga suntok ng kalaban kung paano niya pag-istadihan. No? Kagaya ni Filipos. No? Malaking tulong yun kay Cham Casimero. Kumbaga, nag-ala drinking master siya nung time na yun kay Filipos. Nakita natin yung mga galawan ni Cuadrillas kasi meron na wala natin, hindi natin nakita sa mga naging kalaban niya dati. No? It depends kasi yun, mga idol, sa kugaya lamang ni ano, ito, dito kay Doc Maika. Magaling, malupit talaga si Doc Maika, napaka talagang brusko. No? Kumbaga, turo talaga ang laban. Pero kaya ni Cuadrillas kasi meron at sinabayan niya. No? So, natamaan po ng lip hook itong si Doc Maika ay talaga namang tumaok. Pero dito kay Filipos, nakita natin na talaga namang medyo matibay. No? Matibay itong si Filipos. Kaya ginamitan niya ng mga technique na pinagbabawal. Nakumbaga, ilang combo yun. 6 na combo yun ang ginagamit ni Cuadrillas Casimero para makuha lamang ang knockdown ni Filipos. So, dito kay Picasso, mga idol, para sa akin lamang. In my own opinion, talaga pong tataob din ito ni Cuadrillas Casimero. No? Kasi ang gusto kasi ng mga Mexico, mga idol, medyo bakbakan talaga. No? Kung nakita niyo yung laban dito kay Ramirez, no? RRD Cebu, Miguel of Sharon, say the idol. No? Ramirez, no? Nakita niyo yung laban ni Ramirez, no, diyan sa Pilipinas na kung saan, mga idol, talaga namang paborito pa naman ni Cham yung mga Mexico. No? Kasi mayroong history yan si Cham kasi mayroon sa Mexico eh. Dito kay Espinosa. No? Anong pangalan ng Brando Espinosa? No? Doon sa nangyari sa California po yun ikinanap. So 12 rounds po yun. Umabot ang 12 rounds pero natikio po sa 12 rounds. So, malupit po si Cham Casimero, guys, no? Yung mga nagsasabi na medyo may edad din si Cham, 34 years old pa, bata pa. Fresh na fresh pa. No, wala tayong masabi dyan, kundi talagang feeling ko dito, mga idol, dito sa Super Bantamweight Division, no? Maging campion siya dito. At maaari ding maging undisputed, no? Sino bang malalakas dyan sa Super Bantamweight? Talaga namang si Neri. Wala na. Si Neri, feeling ko dito si Neri, ano rin yan eh. Talawan din yan. No? Kumbaga, nag-iingat sa kartada din yan na hindi matalo. Kaya, ewan ko lang, no? May laban naman si Neri ngayong July 8. Titingnan natin, mga idol. Sabi nga, July 8. Unahan patuloy si Cham Junito Dunayri, ha? 15 sila, 8 siya. So, mga nakakalaban ni si Freylan Saludar, no? Ang ating kababayan na taga Cotabato. Well, mga idol, hindi naman impresibo masyado ang kanyang record ni Freylan Saludar. Pero, nakikita na rin ito, mga idol, na agresibo nitong Pilipino nito. Baka umaya, matalo pa si, diba? Matalo pa si Neri dyan ni kay Saludar kasi magaling dito sa Saludar, ha? So, hindi natin alam. Kasi sa WBC kasi, mga idol, nakita natin doon na safety na doon si ano, si si Luis Pantera Nere. So, kumbaga, ayaw muna niya na sugalan si Cham Casimero. Na kumbaga, dito si Cham Casimero ang tinahak niya dito ang WBO. No? Hindi pa nag-ranking ang IBA po, guys, no, umakyat po. From 15, ngayong rank number 10 na po si Cuadrillas Casimero sa IBA. So, medyo malapit-lapit na, no? Pero dito talagang pinakamalapit, mga idol, number 1 o number 2 na dito si Cuadrillas dito sa WBO. So, abangan po natin yan, ang mga ranking po, mga idol, no? Kasi matagal din ito magbigay ang WBO. Tapos nauuna pa minsan ang WBC. Pero ganun pa man, mga idol, no? Kailangan nating maintindihan na
Dito kasi sa WBO na tinahak ni Cuadrulas Casimero. So ang kampiyon dito si Fulton at saka si Fulton, no? Ang WBO at saka WBC. So may laban pa si Fulton, BC pa, at saka si Nauya Inoue ngayong 25 na po ng July. So malapit na rin. No? Malapit, 1 month na lang mga idol. So grabe. Grabe po ang ika nga, mega fight daw, pero mukhang nagtatago pa naman si Nauya Inoue. Ayaw ipromote ang kanilang laban. Parang walang laban na nangyayari. No? No? Parang walang na laban na nangyayari. Mukhang dito nga mga idol na narinig natin sa balita. No? Itong si... itong manager ni Inoue na gusto daw lumaban dito kay Tank Davis sa 135. Medyo malayo pa yun idol, 135 tapos 122 pa, no? So baka nagpapahype lang to mga idol, no? Nagpapahype lang to si Inoue kasi may laban siya at ginagamit si Tank Davis. Raptor, shout out sa dyan. Kumusta dyan idol? Kumusta dyan idol?